For today's video natin mga cookies is tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng motor natin, which is tong Yamaha Aerox 155. Change oil. Ipapakita ko sa inyo ang mga tools na kakailanganin natin para ma-change oil natin ng motor natin. Okay, let's go! Say hi! Yo, what's up? Mga cookie, ito nga pala yung mga tools na kakailanganin natin para makapag-change oil tayo ng motor natin. Which is ang unang-una, itong socket na 17mm. And then, isa pa, socket na 12mm. Pero mas prefer ko itong ganito. Kasi mas komportable ako silang gamitin compare sa mga regular lang na socket wrench. And nabili ko lang sa Shopee. Itong mga ganito nag-range lang ng 100 to 120 to. So sabihin natin total na 200. And then itong mga L-type wrench na to, L-type. Yan, 70 pesos lang sa mga dyan-dyan lang, sa mga shop dyan. Meron din naman sa Shopee, 50 to 70 ganun lang sila. And then, sa pa, huwag niyong kalimutan na mag itong very famous na ice cream container natin. Bilang sa rep, pwede rin sa motor. Yan, dyan ka. Okay. So yan, yan ang mga tools na gagamitin natin. Tara! Next naman is, papakita ko sa inyo yung way kung paano i-change all ang motor natin. Bigyan ko yun ng detail para di kayo mahirapan. Let's go! Boss, pera muna ako ng kama mo ha. Lagay ko lang dito para di ako mahirapan. Okay. For today's oil mga cookie, itong gagamitin natin which is itong RS8 full synthetic for scooter. Yan, scooter. So, kaya ito na pili ko dahil maganda siya for pang daily. Pwede siyang maganda rin pang long ride, for stock, super stock. Pero hindi ko siya, okay din siya pangkargado. Pero mas recommend ko na pagkargado yung mga 100% synthetic na yung mga medyo mahal na oil na. Kasi itong oil na to is nasa 300 pesos lang. Na nabibili nyo to sa Shopee or sa mga shop lang dyan. Tapos ang kinaganda rin niya is ito, ang mga details na nasa likod niya. Ang RS8 ay four stroke, full synthetic, approved ng Jasso MB. And then API SM, American Petroleum Institute. So SM, SN, SM Plus, okay yung mga yan. Yan, so RS8, shout out RS8. Let's go! So, mag-change oil lang ako. Malis ka dyan. Go, go, buddy, buddy, buddy. Tunga, tunga. Tunga, dun, dun, dun. Tara, 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 tara. Ayan mga cookie, ito yung mga tatanggalin natin para makapag-change oil tayo. Para ma-drain ang lumang oil at tanggalin natin. And then makikita nyo lang siya sa ilalim ng radiator. Ayan, at ito ang radiator. Napakadali lang naman natin. Okay. So yan, tatanggalin na natin siya gamit ang ating L-wrench. Let's go! Ang mga cookie, ang susunod naman natin gagawin is bubuksan na natin ang isang nut sa baba para ma-drain ng oil. And then ito lang naman kakailangan natin. Itong 17. Pero okay lang naman kahit isa ang buksan nyo doon or dalawa. Pero ako usual yung 17 lang binubuksan mo tapos okay na ako doon eh. Pero optional pa rin. It's either dalawang buksan mo or isa. Okay? So ang tamang pagbukas is pakaliwa. Okay? So kung ito ang point of view, itong nut, pakaliwa. Okay? So pakaliwa. Ganun dapat. Okay? Hindi siya pakanan. Ang pakanan naman is para higpitan. Ang pakaliwa is loose. Okay? So kung yan ang point of view mo, and then ito yung nut, bababa, okay? Pakaliwa. Patulak doon, okay? Patulak doon. Tatanggalin na natin sila, which is ito. 12mm and then 17. So, ang gagamitin natin itong regular lang na socket, and then yung L-type. Yan. Okay. Okay. So, yun. Yung tanggalin. So, yan. De-drain natin. Again, pakaliwa. Okay. So, okay matakot na i-change oil. Ang motor niya. Dahil ganyan din naman ako nung una. Nung bago-bago ako mag-motor. Takot din ako mag-change oil. Iniisip ko kasi parang magkakamali ako sa pag-ikot. Or baka masira ako siya. So,
Ayun. Natuto ako, nagpaturo ako. So ayan, gusto ko siyang i-share sa inyo para naman hindi kayo matakot mag-change oil ng motor niya. Ayan guys. Nag-change oil na. Okay. So susunod naman natin is yung 17mm. So, di ko na dapat siya tanggalin, pero tatanggalin ko na lang siya para ipakita lang sa inyo. Gusto ko lang siyang tanggalin para ipakita sa inyo. Pero di ko na talaga siya gusto tanggalin. So, ayan, tatanggalin pa kaliwa again, okay? Okay. Okay. Yan, tanggal na. Hindi pa pala. Okay. Yan. Again. Okay. So, ito yung may filter. Kailangan ding linisin ito. So, pagkatapos yung tanggalin, linisin niya. Dahil may lalabas pa rin oil dyan. So, naligo na yung gamay ko ng oil. So, which is normal lang. So, ang gagawin nyo lang is maghugas ng gamay. Okay? So, magkukina pa tayo ng mga hapon. Naglobat yung GoPro ko. And then, so, nailagay ko na rin ng nut sa baba. Same lang naman so, sa paglagay ng nut, which is right side. And left is loose and tight is right. And then, next naman natin is lalagay na lang natin itong RS8 oil. And then, since wala tong label na nag-indicate na kung ilan na lang natitira, I think kakailangan natin ng ganito. So, ano lang, magbabawas lang tayo ng 100 ml dito. And then, ilalagay natin siya dito. Tapos, after natin bawasan ng 100 ml to, ibabalik ilalagay na natin yung natitirang 900 ml dito. Kasi, 1 liter to, ang capacity lang ng engine oil is 900 ml. Para sa Aerox 155 natin. So yun mga cookies, easy na lang. Ang last na lang natin gagawin is ilalagay na lang ang oil, which is again TRS8. Okay, and don't forget by the way, huwag niyong kalimutan na maglagay na embudo para mas mapadali ang buhay niyo. Okay. So ayan, lalagyan natin yung RS8. So yung mga cookies na lagyan natin ng RS8, don't forget na ilock ang pinto ng oil. So asan na ba yun? 19mm. Kasi ito yung mga parang mga hang bolts na nabibili dyan. So, okay. So, make sure lang natin is tight siya. So, that's it. So, yun nga guys, napunta tayo ng gabi. Pero, after nyo mag-change oil, huwag nyo kalimutan na i-reset ang trip auto ng motor nyo. Papakita ko sa inyo. So, yung trip auto, hindi po yung check engine, that's ABS. So, ang takbo ng motor ko is nasa 21,000 na and current is, although from my last change oil is 1,353 or 54. So, press and hold para maging zero. Yun o. Yun lang. And that concludes our vlog for today. And kung bago lang kayo dito sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. Peace out. See you on the next vlog. Ciao, ciao.